morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapier, no? Bigyan ko lang kayo ng introduction kung bakit nga pala kapier ang pinangalan ko sa channel ko. Alam niyo guys, kasi ako crane operator ako dito sa pier. Sa pier ng Dubai. Dito kami nagtatrabaho as a crane operator. So kung mapapansin nyo, nandito ako sa taas ng crane. Pag tinignan nyo yung likod ko, yan. Puro, ano yan, puro mga crane siya. Yan po. So, swerte lang tayo ngayon, ha, dahil medyo konti lang yung trabaho ng barko. Karoon tayo ng pagkakataong makapagpahinga. Pag-akyat ko, tapos na siya. So, eto na lang ginagawa ko ngayon. Babantay ng crane, mga iintay matapos yung barko. Yan po yung barko, guys. Oh. Napakalaki ng pier dito, guys. Tingnan niyo. Sa malayo, yan po. Jebel Ali Port po yan, Jebel Ali Port. Ito siya. Yan. Ito, nasa taas po ako, nasa kabina ako ng crane. Ito lang nagbabantay kung anong pwedeng mangyari kasi nga hindi pa tapos yung barko. So, yung ibang crane nagtatrabaho pa guys, oh, pag nakita nyo. Yan pa siya, gumagalaw pa siya. Sa akin lang nakatigil kasi tapos na siya. So kung merong isang salita ngayon na buenas, buenas, buenas ako ngayon. Dahil nato pa tayo sa konti lang ang moves. Ayun nga pala guys, oh. Yan, yan ang kabuuan ng port ng Jebel Ali. Yan, makikita mo siya. Malabo ba? Ay, malinaw ba? Malabo kasi yung salamin natin guys. Ito. Yan. Hanggang paikot yan guys. Yan, Dubal Aluminum yan guys. Yan. Ngayon, kung mapapansin mo yon, yung port na yon, Terminal 1 yan guys. Yan yung unang pinaka Terminal 1 ng ano namin, ng port company. Tapos yung nasa dulo na yon, yan nasa dulo na yon, yun ang pinaka Terminal 2. Terminal 2. Etong lugar namin ngayon guys, ito Terminal 3 to. Actually, apat na terminal na siya eh. Yung naitayo ng kumpanya na to, apat na terminal na siya, puro malalaki. Ito, Terminal 3, yung isa nandun sa kabila. Terminal 4, malayo siya. Iikot ka pa. Saka, ano siya, hindi pa siya gumagana sa ngayon dahil hindi pa siya naka-pull, ano talaga. Yung hindi pa gumagana yung mga makina niya, marami pa siyang inaayos. Tapos yung ibang parte ng dagat, tinatambakan pa rin nila. Yun lang guys, yun lang introduction dito kung bakit tayo tinawag na Kapitan Pier. No? Actually, Kapitan Pier po yan eh. Kasi po yung kapitan, short for cap, ano po yan, yung iba kasi, kapantan nila tawag nila sa akin dito, parang captain. Dahil ganon, kaya nilagay ko, cap, tapos taga-pier ako, nilagay ko lang ng pier. So, wala rin tayo maisip na magandang pangalan. So, ayos rin, para unique. Kasi, kung di nyo may tatanong, kung di nyo may tatanong guys, kaya captain ng ano, kasi ako nung nag-aaral pa ako, aaral pa ako ng nautical sa isang maritime school. Yan ang pangarap ko talaga, maging kapitan ng barko. Yan guys, yan, kapitan ng barko yan, ganyan. So, hindi tayo pinalad na makasampa ng barko, hindi tayo para talaga doon. So, nagkaroon tayo ng opportunity na magtrabaho sa ibang bansa, pero hindi pagiging seaman. Sa pagiging operator lang ng port, ng mga equipment din sa port.
Actually, nag-start ako guys sa trailer. Nag-trailer driver ako sa Jeddah. Nag-start ako doon ng mag-trailer driver. Tapos, lumipat ako dito sa company namin dito sa DP World, sa Dubai. Naging heavy equipment operator ako rito hanggang sa na-training ako ng after 2 years. Na-training ako ng RMG, RTG crane. And after 2 years, na-training ulit ako ng gantry crane. Ito na po, yung kasalukuyang kong position. Pinaka-mataas na siya na position dito sa mga skilled worker. Sa... Ito lang, yan. Hindi man tayo nakapagbarko guys, pero mas mataas ang level natin kay Kapitan, no? Si Kapitan nakapwesto lang doon guys. Dyan lang nakapwesto si Kapitan. So, mas mataas tayo sa kanya, no? Dahil... mataas yung crane natin sa kanya. ang nanay ko nga, napipilosopo ko dyan eh. Kasi nung nagtapos ako ng maritime ng 3 years, no? Sabi ng nanay ko, ba't daw ayaw ko i-force yung pagiging seaman ko? Bakit daw ako nag-stay na rito sa land base? Kasi dati gusto niya, mag-seaman talaga ako. Yun ang pangarap ko eh. Kaya lang, hindi tayo para doon. Wala yung kalakapalaran natin doon. Wala tayong... Kumbaga, wala doon yung destiny natin. Nandito tayo para maging operator sa crane sa ano. Kaya dito na tayo tumagal. Actually guys, 12 years na kami rito. 12 years na ako rito nagtatrabaho. So, as of now, hindi ko naman masabing ano, nakakaraos din sa araw-araw. Hindi pa naman tayo ganung... Basta makaraos lang sa araw-araw. Yun lang ang hangad natin. No? Hindi naman natin hangad yumaman. Natatawa lang ako sa nanay ko pagka nagkikwento ko mataas ako yung kapitan. Kasi nga ganyan, yung barko niya, mababa. So, mataas ako kay captain. Kasi ako, nandito ako sa taas si captain. Ako yung nagtatrabaho ng barko niya. No? Yan yung crane ko guys. To. Yan, nakatambay na ako yan. May maliit na barko ron na tinatrabaho. Yun. Ito, medyo malaki itong barko na ito eh. Approximately mga ano siguro to guys, mga 236 yung haba niya, meter, 236 meter. Mga common carrier na mga barko. Yan po guys. So, yun lang guys no. Konting briefing lang ng ano natin, introduction ng dito sa trabaho. At salamat sa panonood guys. Kaya nga, siya nga pala kung ngayong ka lang napashell sa channel natin, pakisubscribe naman mga kapiyero. Kung sino mga kapiyero natin dyan na gustong makakita ng mga vlog dito sa Pier, subscribe na guys. Pindutin yung subscribe at notification bell button para updated tayo pag nag-upload tayo ng video, no? Salamat guys, hanggang dito na lang mga kapier. At baka buwaba na rin ako maya-maya, no? Nagutom na ako. Salamat guys, enjoy watching. Mabuhay.